You know, ang hirap magpa-rank up, no? What's up guys, si Bumi Duan for NI, and in this video pag-uusapan natin ang top 5 rank tips na hindi mo pa naririnig. Alam ko napakarami ng rank tips na pwede mong makita no in YouTube and in the internet para alam mo yon mas maibsan and of course guide you when it comes to ranking for LOL Wild Rift. This goes for the basic rank tips at mga rank tips na matagal nyo nang alam even when you were playing League of Legends PC. You know, this includes your lane management, lane control, kapag nagka-clash ka, knowing your cooldowns, all that stuff no. Pero itong rank tips na ibibigay ko sa inyo, these are more of my personal rank tips na kahit ako mismo pinapractice ko talaga, and they're not your usual rank tips na palagi mong naririnig sa internet. Some of them would be kakaiba or magugulat kayo. Some of them you already know or naobserbahan na sa akin. Pero one thing is for sure, I think you'll be curious and I'd be very happy to really share this to you. Ngayon, despite this being my personal rank tips, inayos ko to according to what I think importance nila, no? The higher they get into this ranking, the more I want to really push that tip sa inyo. At syempre, personal insight ko lang naman to, so feel free to not take it. Number 5, double check your settings. Yes, eto ulit tayo no sa settings. Alam ko alam niyo na rin ito, pero I just want to really emphasize it. Some of the best players for Wild Rift, even challenger, even aspiring pro ones, hindi pa optimize yung settings nila. And as I watch them on their stream, I think their settings could do better, no. This includes the basics on your resolution or the graphics quality ng yung laro mismo. Depende syempre yan sa inyong phone, pero ang pinakaimportante dito ay yung gameplay settings. I think yun yung gusto kong ma-emphasize lalo, especially the customized button layout. Other players are utilizing the default layout para sa button layouts, and some players doesn't even know na pwede nilang baguhin yung button layout nila for Wild Rift. As I play, dahan-dahan kong ina-adjust yung button layout ko according to my preferences, mainly changing the position of the summoner spells and also the activatable items. Later on, I found out na mas gusto ko rin palang baguhin yung position ng cancel skill kasi lagi siyang tinatamaan whenever I try to place a ward at napaka-hassle nun. So yeah, always check your settings. Make it a habit, not just once, especially when you plan on doing your rank sessions, no? Kung baga, parang plan mo mag-rank grind ng 4 hours o kaya 8 hours, make sure that you check your settings kasi minsan, especially kapag may bagong update, nagbabago siya or nag-reset siya to default. Also, it's fun, you know? Minsan, kapag ayaw mo na mag-rank, ayaw mo muna maglaro-laro, and gusto mo lang mag-tinker doon sa client ng Wild Rift, maganda na galawin mo yung settings mo, no? It gives a personal touch to your Wild Rift experience at sa mismong account mo, no? Sometimes may mga players that has very unique settings and I cannot blame them. I actually appreciate them kasi parang pinipersonalize talaga nila yung Wild Rift, and it allows Wild Rift to identify them as a gamer. So yeah, start tinkering with those settings now. Number 4, copy the leaderboards. Yes, copy the champion leaderboards. It's a basic advice and kind of a no-brainer, pero apparently marami-rami pa rin hindi nakaka-realize nito, no? If you want to test out a new champion, try a new champion, or curious for a build of a new champion, the most and I think still the number one reliable source ng build para sa champion ay ang champion leaderboards. Always select kung sinong nasa top 1, or maybe make it a habit to check the top 1 to 10 or 5. At least may alam ka kung paano itong mga players na umubos ng ilang daang oras, no, playing this specific champion ay nare-realize kung ano yung dapat na build doon. Again, ang ganda talaga i-check ng top leaderboards kasi habang sinisilip mo yung mga players na nandoon ay nagkakaroon ka ng idea dahan-dahan even without having to play the champion yet. Pero syempre, laruin mo rin, ha? So, ayun, copy the leaderboards. Pero minsan, bantayan nyo rin. Kasi minsan, may mga players din sa leaderboards na naglalagay ng parang troll builds doon. The best way to go about it is to start on a build, tapos tinker it, magubugihin mo ng konti, hanggang sa parang gamay mo na, at parang naiintindihan mo na yung champion mo on a holistic level, on how to build its skills, items, and runes. Eto na, number 3, this is where things get interesting, no? Learn when to not play rank. Yeah, gusto mo magpa-rank up, no? Pero yung advice ko, huwag ka maglaro ng rank. What I want to say is, learn when to take a break from rank. Or kung kailan, hindi ba dapat maglaro ng rank? Yes, we do know na merong grind na tinatawag. Pero ang paglalaro ng rank game or discard ng pagpapataas ng rank goes beyond just grinding all in and facing it head on, no? Minsan, may discard yan. Totally valid kung gusto mong maglaro ng rank on a certain time or spot of the day. Kahit ang mga high elo players, challenger, grandmaster, master, pumipili rin ng oras o araw kung kailan sila maglalaro. Meron silang tinatawag na parang maganda ang bigayan ngayon sa master. So ganun, meron din talagang
diskarte pagdating sa pagpapataas ng rank. Again guys, iba ang diskarte sa pagpapataas ng rank kaysa sa pagpapagaling sa'yo. Kung gusto mo mapataas ang iyong rank, kailangan mo gumawa ng paraan o diskarte para mapataas yung rank mo. Pero kung gusto mong gumaling, you just have to keep on playing and playing and playing and learn. Hindi lang syempre yung tamang oras sa paglalaro ng rank. Nakakatulong din ang pagkakaroon ng break no from playing rank games in taking a step back and realizing ano yung mga kailangan mong i-adjust, then you head on again in earning your rank points. So alam nyo na to, narinig nyo na yung advice na parang pag naglulose streak is take a break. Kahit mga pro players, yan din ang sinasuggest, and I also suggest in doing that, no? Okay lang maumay muna sa paglalaro ng rank, pero wag mo naman gawin during in-game at susuko at susunander ka kaagad. Rather kapag parang na-realize mo na things are not really going your way for that day, for that night, for that session, taking a break is actually one step towards growth. So yeah, magban lang ka muna, just enjoy playing other game modes, no? Whatever. Darating na yung ARAM game mode, you could just play also normal mode, no? Or whatever, kahit AI pa yan, or even take a break from playing Wild Rift. Okay lang. Kasi you know, playing competitive Wild Rift requires a lot of our mental capacity, no? Alam nyo yan na kailangan nasa A-game kayo whenever you play Wild Rift. So, yeah, taking that rest, taking that break, if it helps your mind, then it will help your rank. Okay, para sa ikalawa nating tip, again, this is another interesting tip. Number 2, secure your internet. Yes, no? Walang malakas na player sa mahinang internet. Promise. Yun talaga. Gusto ko sana sabihin, Shin, nasa talent naman yun eh. Wala naman sa internet yan. Wala naman sa cellphone yan. Yes. Totoo yan. Yun ay kung gusto mong gumaling. Pero ang pinag-uusapan natin dito ay ang paninigurado na makakuha ka ng panalo at makasecure ka ng rank points. So, talagang kailangan secure din yung internet mo. Dahil kapag nawala yung internet mo, X na, awit na. Given the internet ng ating bansa, you'd want to at least minimize those instances na wala kang fighting chance. Dahil again guys, here's a very professional pro mega ultra tip for Wild Rift. Hindi ka pwede maglaro ng Wild Rift kung wala kang internet. Okay guys, secure yung internet. Minsan may mga nakikita ako nagsasabi na ito lang yung rank ko kasi lag ako, yung internet ko ganito, ganyan. It's telling yourself or saying na lag ka, wala kang magagawa, won't fix your internet. Kung di okay internet mo, humanap ka ng paraan para maging okay yung internet mo. Pumunta ka sa ibang lugar, magpalit ka ng ISP, magpalit ka ng unit, I have no idea. Dahil halos wala talagang pag-asa yung internet dito sa bansa, pero pwede kang lumaban. Again, nagagawa yun ng iba, pwede nyo rin gawin yun, naniniwala ako. And yeah, minsan yung latency issue nang gagaling rin naman sa mismong laro, and you have to anticipate that. Pero ayun, no, do everything on your part, on your end to fix your internet, okay? Ayaw nating masira yung ating pinaghirapan ng mga marks or victory points dahil lang na-disconnect tayo. Kung nagawa mo na lahat para ma-secure internet mo or siguro wala kang paraan para ma-secure internet mo, at least make it a habit to check your internet, no? You could do practice mode, you could do AI, walang ka problema. At least you will have an idea what you are in for whenever you start the queue for ranked games. And finally, the number one tip para sa video na to. I think narinig nyo na rin to, pero I still want to emphasize it to you. You have to learn from losses. I don't understand that whenever we make tips or guides para sa rank, no, it's about winning. It's all about winning. Pero the most reliable talaga among all tips, among all advices, lalong-lalo pa kung gusto mo magpataas talaga ng rank, ay gumaling ka. Kailangan mo gumaling. Walang no choice. Ang mga magagaling na players, they will get to better rank. So, the only way to do it is make a habit, find a habit to get better. Alam nyo na, actually, the mere fact na nanonood ka ng mga video ganito or nakaabot kayo sa bahagi na to ng video, ay gusto nyo talagang gumaling. Pero, isa sa mga pinakamagandang pamamaraan para gumaling kayo is to learn from losses. Losing a game brings a lot of negative feelings sa atin. Especially kapag, alam mo yun, hard fought siya o kaya yung laro ay parang wala tayong nagawa. Powerless tayo. That is totally normal for League of Legends based on how champions and the game is designed. At dahil sa negative feeling na to, nakakalimutan na natin yung pinaka-importanting bagay na pwede nating gawin kapag natatalo tayo. Alamin natin bakit tayo natalo. Isa sa pinakamalaking harang din para matutunan natin kung bakit tayo natalo ay kapag gumagawa tayo ng excuse, no? Alamin talaga natin, after the game, huwag mo lang basta tanungin, bakit kayo natalo? Ask yourself, ano pa sana yung pwede mong nagawa para sa game na yon? Or ano ang gagawin mo sa next game learning from that game? Again, you're interacting with 9 players per session with millions of possibilities of what can happen in a game. Imposibleng wala kang matututunan per game. Siyempre, hindi naman lahat ng games may lesson na ma-offer, pero kapag meron talagang obvious na pwede kang matutunan, kunin mo! So again, for this number one advice, make it a habit to learn from losses. Again, ang sarap-sarap manalo, pero sa pagkatalo ka, pinaka natututo. So yeah, that's my
may top 5 rank tips na di nyo pa naririnig? Siguro. Again guys, medyo may pagkakaiba yung mga tips ko, but these are tips and advices na kahit ako mismo pinapractice ko or gusto ko practice it. Not perfect, no? Pero meron akong bonus tip para sa inyo, no? Isa pang bonus tip for ranking up. Do not use your rank border. Yeah, do not use your rank border, no? Kung pwede, gamitin mo na lang yung mga event borders o kaya yung achievement border, ganon. Bakit? Bakit kailangan hindi gamitin yung rank border? Alam nyo guys that Wild Rift is a very mental game, no? May mga players, lalo na yung mga super serious talaga and totally into it, and I admire their habits. Nasa loading screen pa lang, ine-evaluate na nila yung kalaban nila, including the rank tier. Maganda minsan na hindi mo ipakita kung ano yung actual rank. Especially whenever you're playing between cross ranks. Meaning kunyari naglalaro ka from Emerald to Diamond 4 o kaya Diamond 1 to Master Tier. I think maganda na itago mo muna yung actual rank mo. Lalo na kung ayun ay mataas-taas. Para hindi mabigyan ng oportunidad ang kalaban na itaas ang gwardiya nila, no? Make sure that your opponent has their guard down. To make it simple, kunyari ako, no? Kung ako ay nasa Emerald, tapos may nakita ako sa loading screen na naka-diamond border, I'll be wary or alert of that player. I'll make sure to adjust accordingly kasi alam ko na itong kalaban na to, itong champion na to, ay hinahawakan ng player na mas mataas yung rank sa akin. So sometimes, okay din na itago mo muna yung rank mo. Total naman, yung mga players natin, tinatago din naman yung kanilang match history. Itago nyo na rin yung rank nyo para hindi rin ma-alerto yung kalaban during the loading screen. So, yeah, that's it. Those are my advice, rank tips na di mo pa naririnig for Lolo Wild Rift. Sana nag-enjoy at may natutunan kayo para sa video na to. Like if like the video, subscribe to support the channel. And eto, kayo naman, let me know in the comment section, ano yung unique rank tips na pwede nyong ibigay o advice sa iba pang mga Wild Rift players. I am Shibu with 1 for an eye, always saying na lahat kayong gamers, mabuhay!